kasi tema na dito ay kapsat. Title na si Samuel's Calling and Prophetic Activity. Kuna na kapsat. Kaya sa uwan ti prophetic activity makakula or prophet or prophecy. Prophecy so na kapsat. Dagiti mapasama mangikarkararag kadagiti lugar na nga nagampatan na ti bansa ti Israel. Amo yon ni toy ni Samuel kakabsat at may isang propeta toy. Nagubimpay lang ni Suna na idatunan. Kapsat ni Suna idatunan iti inana nga ni Ana. Kapsat. Gibbe chapter 1 iti 1 Samuel. Kapsat. Isuna, intod iti apo, dinawat ni Ana daytoy, nasikog na, kat idinagsikog na ipasngay ni Samuel, intod na mabaglingkod siya sa Panginoon habang buhay. Doon sa Shelo, doon kay Father Eli. Amoy ni Father Eli, kapsat. Amen? Dahil itiduang anak na ni Kukni, ni Pinihas. Nga padimot lang na gito ay aglinglingkod ta iti santuario, iti templo. At ni Propeta Samuel nagubing nga naiyapanan ni Suna jay santuario, jay balay ti akon, kapsat. At ti inana ni Ana naggagap na mangidadaik ti bado na ipod. Adi ni Lino nga bado. Kasana amo ay dito ti ubing dati simbaan na ti nakabado di at nabaw. Naggagap ti inana ay dadaitan na taon-taon na idadaitan na ti anak na ididadyayan Shelo, jay bahay panambahan, di pagsamsambaan na kabsat. Ti inana na ito'y iso ni Ilkana ni Ana at Agaramatin kapsat. Kat amuyo ni Propeta Samuel kapsat, hanggang nga Propeta Isuna, siya ay isa rin hukum that time sa bansang Israel. So, hindi ni Samuel, hindi na idatunan, hindi niya paniinanan, kuna na, hanap pa'y nga sumurot kanya, kuna na ti asawa na. Kaya't kupay, nabantayan ti anak ko, yung gana nga makagtang, gana nga dumakal, gana nga dati na akong na. Kunana, ta indatong na nga rod. Ta isuna, intad ti apo nga indatong na. Amen. Ni Ana, kapsat, ti inana, ayan doon na nga inakapsat. At hindi na dyan, unag ti santuario, dahil ko ni Propeta nga Samuel at kapsat. Diyan mo tan, idin nga, namagbiyo si Paiti Juan, pangitain ng kanyanan. Amen. Pero idi, at paisuna nga nalukuban iti banal na Espiritu. Awan pa ititimog ti ako, iso nga, di kanta, agtimog ti ako, mangagkot at timag. Iti ako, kapsat, iti dagi santuario ni Samuel ang 1 Samuel chapter 3. Kapsat, papantay 1 Samuel chapter 3. Iti nga dagi da santuario dyan unog tibay panambahan kadwana ni Father Eli. Kapsat, may sakapadi da ito. Kapsat. Kat, ti umuna nga rabi nga kaadana dyan ni Propeta nga Samuel, Prophet Samuel, iti maturog dan, kapsat, Ijayon umayon da Jesu di first callingan. Una na first calling. Una na iti verse chapter 3, iti verse 4 kakabsat. Siya itinawag ni Yahweh, kuna na, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Kaya mo na ni Samuel nga umawangon kanya na ni Father Eli. Siyempre, dumada lang dyan. Na dadyay unang tiba bahay panambahan. At siyempre, hindi ni Samuel tamuna ni Father Eli ti mangiiyab. Daras-daras mat. Matimaray masigad kanya na. At kunana, itisagot ni Father na Eli,
hindi kita tinatawag, matulog ka na ulit. So natulog man na, nagbalik siya ulit sa kanyang bed. Natulog ulit ni Propeta Samuel. And then, the second calling, kunana iti verses. Tinawag na naman siya ulit ng Panginoon. Samuel, kunana naman na. Bumangon siya, lumapit muli siya kay Father Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Kunana mo, at sagot na ni Father Eli, hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel, ito yung tabsap, hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpapahayag sa kanya. As jay, tabsap iti may sanga, namati, hindi namati tayo at dapay lang ikinatakrot tayo. Amen? At yun yung tabsap, tangan pa iti spirito ti ako, madi pa'y nagtimag, itibiyag tayo. So natakrot tayo pa'y laong. Nang barak na ito pa nagkastasaba, nagpipilosopo ti tao, di ba kasya na? So nga, ate, adati kaya't ti ako dito, yung ipapa, ang hamid iti ako, timtimak iti ako, kinipropeta nga Samuel. In the third time, iti verse 8, tinawag ulit siya ng Panginoon. So muling lumapit si Samuel kay Father Eli. Dito sa verse 8, para masundan ninyo, mga kapatid. Narinig ko kung tinatawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Father Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata ko na. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang iyong lingkod. So, at muli kang nahiga si Samuel. Iti verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. So, naalala na din baga ni Father Eli kanya ng tabsak na kastoy. Iti, isumbat mo, magsalita po kayo kung na nakikinig ang iyong lingkod. So, nakikinig ba tayo sa Panginoon? Pag mayroon siyang pinapagawa sa atin. Magtimtimog ti ako, anak ko, mausar na yung kumbigat, anak ko, mapangkadyay, kastoy. Amo tayo pa di ti boses ti ako, pagsak. Amo tayo pa di ti timog ti ako. Amo yo, paanlaan ko mga dagiti dumdunggan tayo lang ang timog, pagsak. Kapag dagiti ngay, mangod tayo nga. Iyaban na binagan mo, Mr. Lacey. Ang mo yung hindi na mati at adi 1997, di ba kikagpabalayan pa'y kadakatubama? Ano yun na hindi bumabagi balay mo yung anang ato adi balay dakatubama sa katulon sa ti kwa na adi tupad na diag ganda. Kunana ni brother yun, ako iyan na panam. Pagdating mong awag, tinagan ko. Kunak ko, kas lang ay may taytayab ko. Ayaw ka nga bumagbaba. Kunana ni lakay pa mong adi. Hanga na siya tay jay. Kunana mga alilaw. Ay, kas diyan kumunta mo. Nang kunanta, nalilo nga na inawagan na. Sumiingat adi kapsa. Iso nga, budad duma, ano tayo kung mga ilasin? Noon niya dagi jay, noon niya dagi ibagbaga ti ako, kapsa, nagtitimog ti ako. Baka nung timtimog ti ako, katila dundunggan tayo. Kapsataan. Ni Propeta Samuel na gadot, halos third time, fourth time. Kapsat. Mabalin nga, hindi ko taday dyan. Hana-hana maawatan, kapsat. Imbagtahan nga nagbutang isuna na, awan ti butang kenkwa na siguro no, dumalang, nagbutang siguro niya pa yung nga tagat, lumawawag na niya. Siyempre haantay ko na naibi nga, nagsalita ti ako kenkwa na. Isa ko na 94 time ti verse 10. Imbaga na magsalita po kayo, nakikinig ang iyong lingkod. So kunana ti verse 11, sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito ay magbibigla.
Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. At nagamit ni something wrong na giti anak ni Father Eli pag sa tangana saya at arami doon na doon na iti santuario pag sa dibay parampahan. So, firme iti kwete ako. So, in prophecy natin ni propeta nga Samuel, katamuyo di makaring ni Samuel tibigan. Eksakto nga luktan na itiling daw ni Father Eli pa'y pinakita na dahil din pagpiling ti Apo, nagpimog ti Apo, tinpuan na yung baga mo, butong na nga ibaga ka sa anong otang nga ibaga ka sa kadang natatitulad ko nga ibaga, ibagbaga, di tinpimog ti Apo. So kas diyay, kadsat, kas di tayo no nagduma, kadsat. Nung tinpimog ti Apo, hantay pa lang mawawatan. Hantay ko mga kasla, di magnet nga nga, itayin nga di magnet, no magnetong, dahil di ko nabaguti. So kung mga kas di tayo, kadsat. Dunggan tayo kung mga diboses ti ako di timot na. Isumati arami din tayo, sumakunana di Roma chapter 12 verse 2, mag-iba na kayo ng isip. Unana, para mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So kailangan ni Apostol na Pedro di nagtakrot na hindi in kwaisuna indala na niti banal na Espiritu tumurad isunan. So kas di tayo nung nagduma, sino ti amuyo nga karakter iti Biblia nga ibabaon ti Apo, timpimog ka tinarayan na. Tinarayan na, di bagbaga ti Apo nga makamadidjay nga lugar, idininibet, apamuy baga, iti sasao ti Apo, kuna namang tinarayan na. Pagsar, tinarayan na, tahan na nga kayat, nagdakpul nga responsibilidad ko, Ajay, nagdakpul nga ili dahil taninibig. O kaya, kunana, so tinarayan na ni Jonas na panditarsis. So kas di tayo nung daduma at akabsat, at dati papaaramig ti ako itaktarayan tayo. Amen? Iyakabsinan tayo. Uray timtimog ti akon. Sister Mia, nagsandiskol ka. Sister Baby, nagsandiskol tayo. Pag timtimog ti akon niya, masyakagi ako ni Kwa, Sister Bailakwa, taan. Diyak pa'y nakasagana. Parang ganon. So nga, huwag din pimag ti Apon. Diyak pa'y mawawatan. So kailangan nga awatin tayo pagsat ng pimpimag. Kitain nyo ni Jonas. Ano nga kaya? Isa nga, the first calling at the discerning ko na na for God's will. Kailangan nga ilasin tayo kung makailangan kung mga i-discern tayo noin niya, iti kayat iti ako, iti biyag tayo ni Jonas, intarayan na. So, niya tinangyari, pati na, pati ginaglubana na damay da. So, kitaan nyo, at da iti consequence, iti may sa mga Kristiyano no itarayam, iti responsibility nga itag ti ako kada tayo. Kitaan nyo, gibarko, niya, nairaman na gapukin ni Jonas. So, niya nangyari kin ni Jonas. Intakwak da, ibibaybay. So, kitain nyo, di disobedient na. Nag-disobedient iso na, so niya, di kwa na. Di resulta na kakabsak, di pinag-disobedient na. Niya pan, di unog ti pati, kasi niya ay dyan, na, ano, pas di tayo magngay na, itarayan tayo di pa pang timtimog ti ako, itarayan tayo kayat ng aramidon, tayo kayat ng ibe. Ay, pag-disobey tayo, talaga nga, iti ako, at the consequence na nagigay, kakabsat. Amen. Bauton na tayo ti ako. Amen. Ta, itarayan, di pa patrabaho ti ako kanyam. Kakabsat. Isa nga, amoyo ni Jonas isuna iji may ka-fib. Iji 12 minor prophet iti Old Testament. Kapsat iso ni Jonas.